At mapalad ho tayo sa puntong ito ng ating humpalatuntunan. Ay kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si AnaKalusugan Congressman Mike Defensor sa Bombo Radyo Philippines, nationwide and worldwide. Magandang umaga po, sir. Yes, good morning, Elmer. Magandang umaga sa iyo. At sa lahat po na nakikinig, nanonood, magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, kami ho'y makikibalita. Well, si Bombo Dennis Hamito po ito. Makiki-update ho kami doon sa itinatakbo ng pagsisiyasat sa lower house hinggil ho dito sa issue ng PhilHealth. Dahil maraming interesadong kababayan ho natin dito sa naturang issue, Congressman. Yes, Bombo Dennis, sorry, magandang umaga po sa inyo. Una sa lahat, nitong kahapon, nagkaroon kami ng hearing, no, at ang tinakal namin particular ay yung usapin dito sa OFWs. Kasi kung hindi natin natatandaan itong huling pagkakalabas ng mga whistleblower na sinasabi, ang isa sa mga binabanggit nila, yung pagpapahirap sa ating mga OFWs. Kaya minabuti namin, at nakita naman namin, na tingnan kaagad yung provision dito sa mga OFWs natin na kung saan sinasabi doon dapat supposedly this year kukolektahan na sila ng 3% nung kanilang monthly salary. So kung ito Bombo Dennis, ilalagay natin sa pera, no, kung magkano yung dapat lang bayaran sa 20,000, nagbabayad siguro sila ng mahigit na mga 600 a month. So kung 12 buwan, ito'y 7,200. Babayaran nila to bago sila umalis kung saan man sila pupunta. Una. Pangalawa, dati di ba dito sa mga pagbayad natin sa PhilHealth, binabayaran to ng employer-employee. Ito ngayon, sa sitwasyon nila, susuluhin nila yung pagbayad nito. At ang pinakamabigat, kailangan nilang bayaran to bago sila umalis. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng clearance, yung overseas employment clearance. Kaya ito yung decision na namin kahapon. Immediately, meron kaming amyenda sa batas. Itinutulak namin ito sa Committee on Health. Ito na rin ay sa guidance ni Speaker Alan Cayetano na ayusin kagad yung batas tungkol dito sa OFWs. So mga nakaraang panahon din na pag-usapan namin yung budget. Mm-hmm. Na narinig nyo naman yung ACR, yung all case rate. Talagang napakasama, no? Dahil naglabas sila ng 27 billion na budget para dito sa COVID. Ang mabigat dito, Bombo Dennis, yung pondo, parang ano eh, parang kunyari, ikaw may-ari ng banko, ilalagay lang sa iyong bank account o kung doon kunyari sa iyong ospital. Ngayon, ang tanong, pwede mo bang gamitin kahit saan? Oo, dahil wala na silang control kung saan mo magagamit ito. Kung gusto mong magsabong, kung gusto mong bumili ng bahay, pwede mong gawin. Ang mabigat pa dito, yung package rates nila naman sa COVID kasi meron silang nilagay dito na 43,000, 113,000 yung pangalawa. Una yung mild, moderate. Yung severe is 300,000 plus. Tapos yung critical, 700,000 plus, no? 700,000. Ang mabigat dito, Bombo Dennis, kunyari, tinanong ko sa kanila, kung PUI ka o POM ba, ang ibig sabihin, pwede mo nang gamitin ang pondong to. Pwede daw. So, kung ilalagay natin sa 100,000, ang mild, no? Kahit PUI pa lang. Kasi dito sa ating ngayon, mga 160,000 na yung ating naging sinabi natin positive, di ba? Bukod dun sa 100,000, Bombo Dennis, pwede pa silang maglagay ng napaghinalaan lang ng hindi positibo sa COVID. Suspected cases. So kung meron kang isang tao na sinipon, inubo, lalagay mo na kagad na PUI, POM, pwede niya na kagad ng ospital kunin yung 43,000. Kaya talaga mauubos yung pondo natin sa PhilHealth pag ganito yung ginawa nila at hindi kami papayag dito, at isa yan sa mga bagay na agad-agaran naming titingnan at ayusin. Opo. So, ito yung kabuuan, Bombo Dennis, yung more or less yung mga nangyayari at marami pa rin kaming dinidetalye tungkol dito. Pero talagang masama ang sitwasyon o yung investigasyon na nagaganap, at dapat siguro panahon na talaga na total, no? Total revamp at talagang mag-file ng plunder kung sinong kailangan ma-filean para matapos itong mga kalokohang ito. Okay. Congressman, yung mga aligasyon ho dito sa katiwalian at yung pangamba ng publiko, dun ho sa sinasabing hanggang isang taon na lang yung magiging paggamit ng pondong natitira, ano ho dyan sa pagtatanong ninyo sa mga opisyal ng PhilHealth? Ganito ho ba talaga yung sitwasyon na ito? Ito'y opinion lamang ng isa sa mga opisyal nila. Well, una sa lahat, kung titingnan natin yung pondo, malaki at maganda. Napakadaming pondo ng PhilHealth. Dahil naman taon-taon, kahit wala silang gawin,
may pumapasok dyan na more or less 110 billion. Pagkatapos, pagdating dito sa national government, nagbibigay pa tayo ng additional na pondo, siguro, migit kumulang nitong huli, mga 70 billion. So talagang, kung titingnan mo yung PhilHealth, kahit walang gawin to, malaki ang kanya magiging pondo. Pero ang problema ko dito, Bombo Dennis, paano na lamang yung 43,000 kunyari dito sa COVID? Kasi sabi nila, kahit na daw 45 billion kayang ubusin. Eh doon sa aming pagtingin, doon sa nangyari sa kabuuan o sa buong mundo, yung trends ng ilan ang mild, ilan ang nauospital, ilan ang critical dito sa mga nauospital. Doon sa mga mild, Bombo Dennis, marami dyan, hindi naman nagpapatawag dito, hindi naman pumapasok sa ospital. No? Kung hindi nagkakaroon ng self-medication, nasa bahay. Yung iba naman, hindi naman talaga nagpapacheck up, talagang, or merong RT-PCR, doon lang sila sa bahay, pero wala namang binibiling gamot na mula sa ospital. Pag kinuha mo lahat itong mga gastos natin, batay doon sa trend sa buong mundo, magmula China, global trend sa WHO, World Health Organization, hindi aabot ng 5 billion ang magagastos natin. Pinakamasama na siguro, nasa 3.5 to 4 billion. Pero pagka yung sinabi mong PUI, PUM, ay ipinasok ng ospital at pinayagan ng PhilHealth na kahit hindi positive, ay babayaran nila. Kunyari, nagastos lang sa'yo 5,000, nagpa-check up ka, tapos ang kukolektin ng ospital, 43,000, eh mauubos talaga yung pondo natin. Kaya itong 45 billion na ito, makakulangin pa. Okay. Kahapon ay nahimay din ho sa pagdinig ng Upper House ang issue ho dun sa sinasabi ng whistleblower na godfather ng mafia, si Health Secretary Francisco Duque III. Umabot na ho ba sa punto ng issue tungkol ho dito sa mafia umano dyan sa PhilHealth ang inyong versyon ng pagdinig sa lower house, Congressman? Sa akin pagpalagay, Bombo Dennis, ang sitwasyon kasi ng PhilHealth, meron talagang nakikita ko mga grupo. Meron silang grupuhan at meron silang pagbibintang sa isa't isa. Hindi lang ngayon yan. Kahit ng mga nakaraang panahon, ganyan yung kanilang sitwasyon. Pero sa akin, Bombo Dennis, ang talagang para lang may paliwanag ko yung proseso, kunyari ako ang iyong regional director. Ikaw ang aming head ng finance sa PhilHealth. Ngayon, dito sa aking lugar, meron akong kakuntsabang 10 hospital. Itong 10 hospital na ito, magsasubmit ko nyari na lang sa COVID. Yung isa, 100 million. Yung isa, 50 million. Yung isa, 30 million. Pero alam ko naman, doon sa all case rate nila na 43,000, doon sa mild, no? Dahil ito'y napakadaling ayusin, no? Napakadaling doktorin. Alam ko naman na 43,000, ang ginastos lang ng bawat pasyente ay 20,000. So kahit papano, yung 100 million, may kitang 50 million. Yung 50 million, may kitang 25 million. Pupunta ngayon ako sa finance, ipapasok ko yung papel. Sasabihin ko sa iyo, boss, ito na yung ating kailangan nating bayaran sa aking lugar. Kausap na natin dito yung lumang ospital. Agad-agad mo namang nirelease ang pondo dahil nga magkasama tayo. At iyan po, ibibigay sa mga ospital. At yung mga ospital naman, syempre dahil dun sa usapan, babayaran ako kagad. Ito ang nakikita kong sitwasyon ng mafia. Kung sino yung nagtuturoan dyan, kung ano yung grupo na yan, hindi ko ito tinitingnan dahil para sa akin, ang dapat makita dito, yung COA report. Yung COA report, taon-taon sinasabi nila na kulang-kulang ang papeles, hindi nagsasubmit. At may mga problema nga sa all case rate dahil mas malaki ang binabayaran ng gobyerno sa tunay na gastos ng isang pasyente. Ngayon, papasok tayo sa public hospital. Bakit din nagka-problema ng kaunti? Mm-hmm. Sa public hospital naman, ang ginagawa pala nila, yung kunyari pneumonia, 15,000, yung 5,000 doon, batay sa all case rate, paghatian nila as professional fee. So, pagka may naging problema ang isang pasyente, o 10 pasyente, kahit hindi pneumonia, ilalagay nilang pneumonia, so yung 10 pasyente, babayaran mo ng 150,000. Ngayon, dahil nga may sobra doon sa pera, at may 5,000 pala, sorry, na professional fee, yung 50,000 sa 150,000, paghahati-hatian ng kalahati doon para sa mga doktor at kalahati naman doon sa mga empleyado kung saan man. So, by doing that, nadadagdagan din yung sweldo nila o nadadagdagan pala yung kanilang kita. Hindi ko naman minamasama ito, pero nakikita mo na kagad na mali yung polisiya. Imbis na protektahan ng pondo ng PhilHealth, ay talaga namang ang nangyari para naging gatasan
ng lahat, particular ng mga opisyales ng PhilHealth. Okay. Ngayon, ano nang aasahan ng publiko dito ho sa mga pagdinig na ito? Kayo din ho ba ay magmumungkahi ng inyong suhestyon na pagsasampa ng kaso? Lalo't may bino na rin pong task force na siyang humihimay dito sa mga usaping nakapalob sa PhilHealth, Congressman. Yes. Una sa lahat, Bombo Denny, siyempre ang trabaho namin dito ay parang investigation in aid of legislation. Mm-hmm. So ang una namin ginawa nga kahapon, para sinabi ko nang tapos na to, meron na talagang boto ang komite, ay yung pag-amienda ng provision regarding sa OFW contribution na napakalaga po. Kawawang OFWs natin. Hindi sila makakaalis, mabigat sa kanila. Pagka pala, Bombo Denny, nakalimutan ko, pag hindi sila nakapagbayad, kunyari nagbayad ka lang ng isang taon, nagtagal ka pa, nag-extend, 3% interest buwan-buwan ang babayaran mo sa PhilHealth. Kaya kawawa talaga yung OFWs natin. Ginawa na po namin yan. Pangalawa, inaasahan po namin na makakatulong tong mga investigasyon namin kasi bukas, Bombo Denis, ang pag-uusapan naman namin at kausap namin yung mga hospital na may kaso, yung may mga fraud cases sa PhilHealth. Kasi from 2013 to 2018, meron pang natitira na mga 760 na kaso na fraudulent cases sa loob ng PhilHealth. At meron pang natitirang 3,000 mahigit ang 2018 to 2020 na mga fraudulent cases. So gusto namin makita sa anggulong to, ano ang nagiging corruption sa loob ng PhilHealth. Nakita na namin to, pinaliwanag ko na rin to, Bombo Denis. Kailangan natin kunin ang lahat ng COA report, full audit. Kasi Bombo Denis, napakarami kasing cases everyday, di ba? 3,500 ang ina-apply. So ang pag ginagawa ng COA, random audit lang sila. Pero lahat ng random audit nila, kunyari, check sa Region 1, NCR, Region 2, lalong-lalo na sa Mindanao, maraming kaso. Pag chinek nila yon, lahat yon overpayment. So ang suggestion namin talagang, at nakikita na namin, pasukin na ng COA full audit ng lahat ng regions from 2013 up to now. Pagkatapos dyan, tama ka, dapat kasuhan. Plunder ang mga dapat kasuhan sa kasong yan. At syempre, kailangan ayusin na itong mga programa at polisiya dito sa all case rate na talagang detalyado. For example, Bobo Dennis, kailangan ba ng x-ray sa pneumonia? Di ba sa pagkakalam natin, kailangan. Mm-hmm. Lumalabas dito sa mga kaso ng pneumonia natin, walang x-ray. Kulang-kulang ang dokumento. Noong 2017, ang kaso ng PhilHealth sa pneumonia, 700,000. Ang kaso ng DOH sa records nila, 500,000. Yung 200,000 na yun, times 15,000 mo lang, Bombo Denis, 3 billion ang nawala na alam nating kalokohan kaagad dahil wala naman sa record ng Department of Health. So itong mga bagay na ito, Bombo Denis, ang aming mga titingnan at magkakaroon pa kami ng mga karagdagang rekomendasyon, hindi lamang sa pag-file ng kaso, pero maging doon sa batas na kailangan nating ayusin. Okay, with that, salamat po, AnaKalusugan Congressman Mike Defensor and siya rin hong chairman ng House Committee on Public Accounts. Good morning po sa inyo. Bombo Denis, maraming salamat sa inyo, sa Bombo Radyo, sa patuloy nating pagtulong, lalo tigit po sa kalusugan ng ating mamayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan mga kabombo, ang ating nakapanayam sa umagang ito, ang chairman ng House Committee on Public Accounts, si AnaKalusugan Congressman Mike Defensor.